up mga kabakal, magandang umaga. So for today's video mga kabakal, mag-pre-pressure test tayo ng cylinder head. Bale ito yung job order ni Segundo para sa atin. So bale, tuturo ko sa inyo, isusur ko sa inyo kung paano mag-pressure test, kung alin yung mga kailangan i-fly na butas, no? Ayan. So bago natin simulan ito, pakishare naman ito mga kabakal. And then pakilike na rin yung video ko. And then pakipalo na rin yung Facebook ko mga kabakal. So shoutout sa lahat ng mga first timer natin, engine painter dyan. Panoorin nyo ito kabakal dahil gagawin nyo rin ito sa bato. Kung paano mag-pressure test. So ayan mga kabakal. Gagawa tayo ng blind, no? Para ma-pressure test natin to. So, okay. Bale, ito yung mga gagawa natin ng blind. Itong mga butas na to. Yan. Saka ito. Yan. Lahat, paikot. Gagawa natin. At saka, ito. No? So, ito yung mga kailangan natin yung gawa ng blind. Kasi, dyan dumadaan at lumalabas yung cooling water. So, bale, susukatin lang natin to. At saka, ito. Bale, walong blind at saka isa dito. Siyam lahat, you know. So, ayan mga idolo. Bale, made in Teflon yung gagawin nating blind. Kasi mas maganda kung plastic, you know. Kasi magsisilyo siya ng maayos. So, bale, tuturnuhin lang natin ito ng 15 degree. Yung blind na ginawa ko mga kabakal, oh. So bali ganito yung gagawin yung pang blind. So ngayon ilalagay natin to dito sa gilid. Yan bali, ilalagay lang natin to ganyan, no? At so yan bali, ilalagay lang natin ng ganyan. Tapos itong malaki para dito. Yan natin ilalagay. Lalo na yung wiper. Lalo na yung wiper. So yan, lalagyan natin ng tubig. So, kailangan punukan yan. So yan mga kabakal, so linagyan natin ng tubig. Yan o. Kabakal. So, na-blind na natin lahat, no? So, ito yung ginagamit natin pang pressure test. So,
dito natin ano yung hangin, i-coconnect, no? So may pressure gauge siya. Ayan, no? So bali sa loob, linagyan natin ng tubig. So kailangan yun, no? Para malaman natin kung may tagas o wala. So dito, naka-blind. Dito sa baba, naka-blind din. Ayan, no? Naka-blind. Tapos dito, naka-blind, no? Lahat ng posibleng daanan or labasan ng tubig ay kailangan natin i-blind. So ayan mga kabakal, so linagyan na natin ng hangin, no? So 4 bar yung pressure, base dun sa manual. So yung oras niya, kung ilang oras natin pwedeng i-pressure test to, so estimate lang natin mga 5 minutes, no? Mga 5 minuto lang, kasi walang nakalagay dun sa manual kung ilang minuto, no? So gaganyanin lang natin hanggang 5 minuto. So far, wala naman ako nakikitang leaking, no? So, wala naman ako nakikitang leaking sa bulb set. So, titingnan natin after 5 minutes, no? Kabakal, so walang leaking, di ba? So ihintayin lang natin pagkatapos ng 5 minuto. 5 minutes lang natin i-pressure test niyan, kasi wala man nakalagay dun sa manual kung ilang minuto pwede natin ano yan i-test. So okay, so 4 bar pa rin siya kabakal, ha? 4 bar. So bali ganyan lang yung pag-pressure test mga kabakal. So kailangan din matutunan natin to. Minutes later. So ayan mga idolo, so 5 minuto na, so 4 bars pa rin, no? So wala akong nakikitang indication ng leaking sa bulb set at saka dun sa bushing ng injector. So ibig sabihin, goods na to kabakal, pwede na to ilagay dun, no? Okay na to. Tatanggalin muna natin yung hangin. Ayan. So bali wala akong nakikita ang leaking, you know? Indication ng leaking. Kahit dito sa bushing ng injector, so wala siyang leaking, no? Ayan, no? Nakikita nyo. Walang tumutulo. Pati rin dito sa bulb set, no? Dito sa bulb set, oh, wala din tulo. Wala din tayong nakikita indication ng leaking dito. So, ibig sabihin to, goods na goods na to, kabakal. No? Okay na to yung pagka-recondition natin. So, pwede na natin to ilagay doon kung saan to ilalagay. Ayan, oh. So, ayan, eh, no? So, ito lang yung kailangan natin i-blind. Yan. Yung dadaanan or lalabasan ng cooling water. So yan lang kailangan natin i-blind, tapos ito, no? Yan, paikot, at saka dito, yan lang mga kailangan natin i-blind dyan, at saka dito, no? Yung connection ng hangin. So yan mga kabakal, so ganun lang kasimple yung pag-preparation test ng cylinder, no? So dapat alam natin kung halin yung butas na kailangan natin i-blind, no? Ngayon kung hindi nyo alam kabakal, magtanong kayo kay third engineer. Kasi sila yung nakakaalam. Pero sa akin, hindi na bago to sa akin. Kaya alam ko na to kung alin yung kailangan i-blind ko. So ito lang, no? Yung pwedeng labasan o pasukan ng cooling water, yun lang kailangan natin i-blind. Ito, no? Yan. At saka dito sa baba. Ganun lang kasimple, mga idolo. Ayan. So sana nakatulong to sa inyo. Especially dyan sa mga baguhan natin engine battery, no? Magiging trabaho din natin to sa barko, mga idolo. So, okay. So, ito lang muna yung message ko sa inyo, mga